talagang naging bahagi ako ng kanilang mga programs, lalo na sa teleradyo. But I feel na parang it's about time na mag-move on ako sa aking career. It's not easy, Tita Aster. Dumating kasi sa point ng buhay ko at ng career ko na parang meron akong hinahanap, no, na bagay na parang hindi ko magawa. Parang may kulang. So I after na mawala ng franchise ang ABS-CBN, I stayed on with the network for 2 years, and talagang naging bahagi ako ng kanilang mga programs, lalo na sa teleradyo. But I feel na parang it's about time na mag-move on ako sa aking career. Sabi ko nga, pag nagikang masyadong kampante sa iyong career at sa iyong trabaho, parang that's close to retirement. Alam mo yun, parang feeling ko ay naging stagnant na. So I need to do more things, no? I need to expand my wings. Kaya doon nagsimula yon, actually. I prayed a lot, no? I really asked for the intervention of our patron saints, si Saint Padre Pio, Saint Anthony de Padua, Saint Jude, Saint Joseph, lahat na yata ng santo dinasalan ko para makahingi ng guidance. And I asked for signs. Meron bang signs na parang magdadala sa akin sa ibang klase ng profession, whether it's still sa media or sa labas ng media. And then dumating sa punto na, yun nga, nakausap ko si Ma'am Lucci, doon na nagsimula yung pag-open ng mata ko doon sa possibility nga na lumipat dito sa Kapatid Network. And I did ask for signs. Nagkaroon ng point na parang matagal kami hindi na nag-uusap ni Ma'am Lucci, until one day, nakatanggap ako ng message sa kanya na sabi niya, "Are you still interested in joining our network?" So yun na, Tita Aster, ang sign na iniintay ko. It was so clear to me nung natanggap yung message na yun that was the sign that I've been waiting for. Yun na yun. Kaya doon na nagsimula yung talks namin hanggang sa na-finalize na namin yung pag-transfer ko dito sa network. Nakakatuwa, nakaka-excite, Tita Aster, na muli ko sila makakatrabaho after many, many years na hindi kami nakakapag-usap at hindi kami nakakapag-programa together. So finally, I'm excited. Yun, basically, talagang na-excite ako na makatrabaho sila ulit, lalo na sa mga special coverages. Kaya yun, looking forward to it. Nagkaroon ako ng mga matagal, di ba? Mahigit 1 month na yata, no, na nakapagpahinga ako from ABS-CBN. Inalat ko yung time ko talaga para makapag-relax, makapag bonding with my family, kasi alam ko na darating yung panahon na mas magiging akong busy. So hindi ko na masyado makakasama yung mga anak ko on weekdays. Kaya sinamantala ko talaga yung pagkakataon na makasama sila sa buong buwan na wala akong ginagawa masyado aside from vlogging. Yeah, nakakasingit naman ako paminsan-minsan, nakakapag-vlog ako sa aking YouTube channel, but madali for me kasi itong mga nakakausap ko mga tao dito sa TV5 are people I've worked with in the past, kaya hindi na ako naiilang. Wala akong parang feeling na kinakabahan ako, ninenervyos ako kung ano makikita ko rito at makakausap ko rito. Absolutely none, kasi nga marami sa kanila ang mga kaibigan ko na even before. Actually, hindi eh. Hindi siya factor at all. It's really about yung growth ko as a news anchor. Yun talagang naging basis ko ng pag-transfer dito sa TV5.
And doon sa pakikipag-usap ko kay Ma'am Lucci, marami akong nakita mga parang opportunities na pwede kong magawa once na nandito na ako. Yun actually, it's not about money. It's not about an issue of money. It's really about yung growth ko as a news personality, as a person.